Hi, welcome back mga meme dito sa YouTube channel ng mga taong mahilig magpabuenas, mahilig gumawa ng mga pampaswerte at positibong positibo. It's Monday today and it's a brand new day kaya gagawa naman po tayo ngayon ng panibagong ritual na magdadala sa atin ng mga fresh din na mga kaswertihan ha mga meme. Ito'y magdadala sa atin ng mga bagong opportunities para naman po mabago natin ang takbo ng ating mga pamumuhay ha mga meme. Yan kasi sa sobrang hirap ngayon na ating pinagdaraanan sa mga crisis at pandemic na ito ay nako kailangan na kailangan po natin yan ang dagdag na kaswertihan. Tayo po ay gagawa ngayon ng bagong ritual para naman tayo po ay maka-attract at makainganyo na naman ng lahat ng mga positibong enerhiya para tayo ay daluyan pa ng mas maraming kaswertihan at lahat ng biyaya sa buhay ha mga meme. Kung gusto niyo pong malaman kung ano ang ritual na ito ay ang video nito ay para sa inyo. Pero kung kayo bago pa lamang po dito sa channel ko at kayo napadaan lang po dito, ewang na kayong mahihiya ha mga meme. Basta't kayo mag-subscribe at i-click po ang aking notification bell para naman ma-update po kayo kapag may mga bago na po akong uploads. Kasi dito, tsak, suswertihin kayo. Welcome back, good morning po, and it's Monday and it's a brand new day, kaya brand new rin po yung ating background setup at andito po tayo ngayon sa corner ng music studio ngayon ni Direk Melvin dito sa piano room niya dito sa bahay ha mga meme. At meron po tayo ngayong special guest, kasama po natin ngayon dito si Mama Mary, ang aming Mary po dito sa Los Baños, ang Immaculate Conception. Ito po ay alaga ko na noon pa ng 12 years ago po. Mas matanda pa nga po ito sa anak ko kay Gabi, kasi po si Gabi po 11 years old pa lang, pero ito po ay 12 years na sa akin. Ako po talaga mahilig talaga kasi mag-alaga ng mga ganito, yung mga Mary, mga santo. Kaya napansin niyo po dito, medyo marami po akong mga saint dito at mga figures ng mga saint at mga Marys, mga santo ninyo ha mga meme. Kasi po ako panatiko talagang katoliko yan. O so yun na nga mga meme, ngayon po ay gagawa nga tayo ng isang bagong video na naman. Ngayon po ay Monday mga meme, ay may i-share naman po ako sa inyong isang bagong ritual para tayo naman po ay maka-attract na naman ng mga bagong kaswertihan. Kayo po ba'y nahihirapan na rin at talagang sobra-sobra na rin ang problema na inyong pinagdaraanan ngayon dahil sa crisis na ito ng pandemic? Nako po, Sus Mariosep, talagang napakarami pong mga talagang ngayon. Ngayon po'y talagang halos lahat po talaga'y nararamdaman niya. Ramdam yan. Ito po'y pagsubok lang din naman sa atin ha mga meme, at ito'y matatapos din naman. Basta tayo po'y patuloy na manalig sa ating mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin ha palagi at humingi ng gabay para tayo ay lagi niyang kumbaga i-guide sa tamang daan para tayo ay maka-cope up talaga sa mga paghihirap na ito na ating nararanasan ngayon dahil sa pandemic na ito ng COVID. Sus Mariosep. Yan. Huwag natin yung tiisin ha mga meme. Gawan natin ng paraan. Gumawa tayo ng iba't ibang paraan para ito'y makontra natin ha. Kontrahin natin ito mga meme, kasi sa dami ngayon ng mga naghihirap, Diyos ko, yung mga nawalan ng trabaho, nawalan ng mga hanap buhay, yung mga nagsarang negosyo, yung mga nagkasakit, ako Sus Mariosep, yung mga talagang na-stranded sa kung saang-saang lugar na hindi makauwi, gusto nilang makasamang pamilya nila, ako Sus Mariosep, siguro mas maswerte pa tayo ngayon kasi at least tayo yung hindi masyado tayong affected. Pero yun nga sabi, lahat naman po ay talagang apektado at talagang dumadaan sa kahirapan ngayon na Kosos Mariosep naman. Yan. At ngayon nga po ay gagawa nga tayo ng isang napaka-inam at napaka-epektibong ritual na naman ha mga meme. Yan. So ano po bang ritual na ito? Kayo po ba ay naniniwala sa kapangyarihan at power ng Mais, Sus Mariosep? Yan, eto po yun mga meme. Yan, eto pa yung isa o mais po, Sus Mariosep. Nakita nyo po ba itong mais na to? Ito po yung mais na puti, yung parang ginugulay. At ito naman po yung, ewan ko ba kung saan ang galing ito, bakit gantong itsura ito? Parang akala ko nung una'y bulok, Sus Mariosep. Sabi ko, ano ba yan manang? Sabi ko, bakit ganyan? Parang ang itim-itim, may mga parang bungi-bungi nga, at parang kinain na ng uo. Sabi, hindi po, ganyan talaga yan, sir. Yan po, variegated, galing po yung India. Meron pa daw mga kulay nito, kulay green, kulay yellow, tapos yung kulay orange, may kulay pula pa pala nito. Mga yan daw po talaga ang mga bagong nauuso na mais. Pero yung ating mga traditional na ganito po, ito po yung puti, yung ating local na mais po, yung lagkitan baga. Ito po, napakasarap nitong ilaga at igugulay, di ba? Kayo po yung nangangain ba nito? Yung lalagyan po ng dahon ng sili o minsan ay dahon ng malunggay. Napakasarap po nito. Ito pala, napakasarap. Nagigigil ako. Kasi ito yung paborito po ang mais eh. Ito po. At syempre, ito po yung isa.
At ito po nga po yung isang variety, yung kulay yellow, yung may balat. Ito po yung sweet corn naman. At for this particular ritual po, ay gagamitin natin yung ating kulay dilaw, ha mga meme? Ito pong sweet corn. Kasi ang yellow po yung napaka-inam na kulay. Kasi po ang kulay yellow po ay sumisignify o sumisimbolo ng gintuan. Alam nyo po ba na ang mais ay sinasabing isang napakaswerteng sangkap dahil katulad po ito ng mga butil ng palay at butil ng munggo. Ito pong butil ng mais ay isa ring napakainam na gamitin pampaswerte kasi napakabilis po itong sumibol katulad po ng munggo. Kapag ka ito inilagay nyo lang dyan, mga dalawa o tatlong araw lang po, ibinaon nyo sa lupa. Ito lagag sibulan, ito paltukan na talaga ito at napakabilis lumaki ito at napakaraming mamunga. At kung titingnan nyo po ang mais ay tingnan nyo, oh, siksik na siksik at talagang punong-puno ang kanyang laman. O diba? Yan ay sumisimbolo sa pera at ginto kasi gold. Yung kulay yellow po ay sumisimbolo sa pera at ang sinisimbolo nan ay kasaganahan, ha mga meme? So, paano ba ang ritual na ito? Alam nyo po, nung bago mag 2020, ako po ay nakapanood dito sa YouTube ng isang ritual nung ginawa ng isa nating idol dito sa pagpapaswerte. At ako po ay nabahagian niya. At talagang ito po ginawa ko talaga noon, yung pong ritual ng bulaklak ng mais, ha mga meme. At talagang yun ay ginawa ko talaga agad kasi ako po yung sabi ko nga sa inyo, di ba, ako yung panatiko nga ng mga pampaswerte. Kaya kapag ka po ako ganyan na nakakaulinig ng mga bagong ritual na pampaswerte, talagang ginagawa ko po yan. Talagang yan po ay talagang sinusubukan kong gawin. Talagang talaga namang yung pong ritual na yon na bulaklak ng mais ay talagang umepekto po sa akin yon. Yung bulaklak po siya ng mais, nilalian ng ribbon na pula at inilagay ko po sa may pintuan nung papasok ang bagong taon ng 2020. At talaga namang yon, nung bago pumasok yung taon ng 2020, talagang sobra-sobra din po ang paghihirap na aking naranasan noon. Eh, pero nung talagang ako po ay gumawa ng mga pampaswerte, ito talagang inatrak ko ang aking kaswerte. Talagang pinagana ko ang aking loob at traction at talagang binus ko yung aking mga positive energy ay talagang inakit ko sila, talagang in-invite ko sila sa buhay ko. Kaya ito, medyo umayon-ayon naman sa akin ng tadhana at talagang ito, medyo umayos-ayos naman at talagang tayo naman po ay medyo sinuswerte-swerte na ngayon, ha mga meme? Yan. Gusto ko kayo po'y ganun din ang mangyari sa buhay ninyo, ha mga meme? Kayo po ay talagang daluyan din ng mga positibong enerhiya. Gawin nyo po ang ritual na ito para naman gumaan-gaan naman po ang daloy sa inyo ng kaswertihan, ha mga meme? So, paano po ba ang pagganap nito? Ito po ay pwede po natin gawin kahit ano pong araw. Kahit naman po hindi Martes o Biyernes ay pwede po ito. Ito po yung gagawin natin ng umaga, ha mga meme? 6 o'clock hanggang 8:30 ng umaga. Kukuha lang po tayo ng ganito. Mainam po kung tayo kukuha po ng mais na may balat, ha, yung ganito po. Kasi ito po yung sasabit natin. So, kakailangan din po natin ng isang ribbon na pula. Yan, ganito po, yan. Pagkatapos po ay ito po yung tatalian natin ng ribbon na pula, ha, dito sa pinakapuno niya. Yan, talian lang po natin siya dito ng kulay pulang ribbon, ha mga meme. So, yan, ganyan po, ha. Simple lang naman po ang ritual na ito. Ganito lang po. Yan. Sitatalian lang po natin siya ng kulay pulang ribbon na ganyan. So, pagkatapos, anong gagawin natin dito? Ito po ay pasisikatan natin sa araw at ito po ay ating riritualan. Ito po ay ating dadasalan at ito po ay ating hihilingan at gagawin ng petisyon. Yung katulad din ang ginagawa natin sa mga dahon ng laurel, yon mga bawang, mga asin, yung mga iba pang pampaswerte. Yan, ito po ay gagawin din natin to katulad ng mga butil ng palay, mga star anise. Siyan po ay ating hihilingan din, ha mga meme, sa harapan ng sikat ng araw, sa harapan ng silangan, sa sinag ng araw, ito po ay ating hihilingan ng lahat ng kaswerte. So, ano ba yung mga So, ano ba yung gusto nating ipetisyon dito? Yung tayo ay pagkalooban niya ng, yun din, katulad din mga hinihiling natin sa dahon ng laurel, tayo ay bigyan niya ng siksik, liglig at umaapaw na kasaganaan. Yung lahat ng kaswertehan baga, yung maging maayos ang ating buhay, maging masaya ang ating pamilya, at maging masagana ang pagpasok ng kaswertehan sa ating buhay. Yun po, ganun. Tapos, ano pong gagawin natin dito, mga meme? Ito po ay isasabit natin sa ating kitchen. Kasi nung araw po, kasi ito yung ginagawa ng mga ninuno natin, sila po ay nagsasabit ito sa mga kalana nila, sa likod ng kalan. Sabi ko nga noon eh, kasi napansin ko rin po ito sa lolo ko noon kasi kami po yung nagpapatanim din noon sa bundok at kami talaga yung nagpapatanim ng mga mani, mais, mga sitaw, ganyan. Meron din kasi kami taniman noon eh. Tapos yung sabi ko, bakit ba ganyan lola? Pagka ano, nagtitira pa sila ng ganyan ng mais, sinasabit-sabit pa nilang ganyan dyan. Ano ba yan? Para saan ba yan? Eh sabi po ng lola ko, yun daw po ay pampaswerte. Pang-attract daw yun ng kasaganaan para mas maging mayabong
lalong at mas maging marami ang bunga ng lahat ng itatanim nila. Yun pala yun. Halimbawa, kayo po yung nagtanim ng palay. Yan, nagsasabik talaga sila ng ganito sa kanilang mga kalanan. Halimbawa, kayo sila magtatanim ng mga mani o yung mga gulay, mga sitaw, mga ganun, kung ano-ano mga gulay, yung mga mais, yan. Sila yung sila po talaga yung nag-iiwan ng ganito na pang, kumbaga, pang lucky charm nila at sinasabit lang ganyan sa mga pintuan nila, sa mga bintana nila, doon sa mga likod ng mga kala nila, sa tungkunga. Pero kung tayo po, pero siyempre sa panahon ngayon, wala naman tayong mga ganyan, yung mga old na mga dirty kitchen, yung mga tungkunga, kalanan. Pwede naman po natin ilagay ito sa ating kitchen. O pwede rin po natin itong isabit sa ating main door. Kaya lang, pagka ngayon siguro natin ginawa natin, baka makita ng mga bisita natin, ano naman yan? Bakit may mga mais pa dyan sa Marios? Sabihin nyo, baka kasi mausog. Hayaan nyo lang. Masasabi nyo, ay wala, basta ang design yan. Ganon. Kasi syempre, kakaiba na ng mga tao ngayon, pagka konting ano lang, mapansin nila, talagang sinisita na nila, di ba? Kung ano-ano mga ano nila, baka nga minsan mausog nga. So, yun. Ito po yung napakainam ha, mga meme, na gawin natin. Kasi ito po talaga ay nakakahatak ng kaswetehan. Kasi sinasabi na ang butil po kasi ng mais, kasi po sinasabi ng matanda na ang butil na po ng mais ay talagang nakakapagbigay ng sobrang kaswetehan. Kasi kung makikita nyo po, ang mga butil ng mais ay talagang punong-puno at talagang siksik na siksik. Parang siksik, liglig at umaapaw ha, mga meme. Buod sa kulay dilaw pa po ito na ito sumisimbolo ng pera at ginto at kasaganaan, ha mga meme. Ito po yung subukan yung gawin, ha mga meme, at yan makikita nyo ang pagbabago na darating sa inyong buhay, ha mga meme. Basta't kayo po yung manalig lamang at maniwala na ito po ay talagang gagana sa inyo. Basta't taus-puso lang po ang ating pagganap at paniniwala na ito po talaga'y e-epekto sa atin, ha mga meme. Yan, makikita nyo. Yan ay darating sa atin. Lahat ng kaswetehan at lahat ng kasaganahan ay unti-unti yan darating sa atin. So with that mga meme, keep safe and God bless. Bye mga meme! Before we end up mga meme, magsha-shoutout po muli tayo ng ating mga masusugid na mga subscribers. Shoutout kay Miss Cutie Berry ng Cebu City at kay Miss Marisa Manalang ng Taiwan. Shoutout kay Mr. Reynaldo Gina ng KSA at kay Miss Jen Reynaldo and Reynaldo Family ng Mahayhay, Laguna. At sina-shoutout ko rin po si Miss Portia Galbason at si Miss Annalyn Alcantara. Shoutout din po kay St. Chelsea Aquino at kay Miss Cindy Lynn Dikilia. Shoutout din po kay Rowena Libadisos at kay Miss Rosana Delbo ng Nagoya, Japan. Shoutout din po kay Miss Galaxy Mini at kay Miss Cleopatra Shinshinichi Mori. And mega shoutout din po kay Miss Sarah Moore. And with that mga meme, keep safe and God bless. Bye mga meme! Aww.